showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo. Is it true na mawawala nga ito ng isang taon? At bakit nga ba Spain pa ang kanyang napili? Lahat ng ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nice ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cuts natin na laging pag-aabang at mga Katniel fans ano, na lagi pong nanonood at sumusubaybay sa mga videos po natin. Maraming maraming salamat po. And for today's video ay sunod-sunod nga ang mga heartaches, yung mga sakit na nararanasan ni Miss Catherine Bernardo. Katulad na lang po ng isa sa pinaka-biggest and heartaches news or yung isa pong balita na nakarating sa kanya ngayon, dahil yung isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay niya ngayon ay namayapa na. Kung saan ay nagpaalam na nga si Lolo Sir, also known as Mr. Ronaldo Valdez, isa sa mga premyadong aktor na talagang nagluluksa ang buong showbiz industry, Philippine showbiz industry, dahil sa kanyang pagpanaw. Kasabay nga nito, sabi nga ng ilang mga netizen at mga Katniel fans, paano pa raw makaka-recover ang isang Catherine Bernardo sa sunod-sunod na trahedya na nangyayari sa kanyang buhay ngayon. So, after din the breakups po ni Catherine at ni Mr. Daniel Padilla, sunod-sunod din po ang mga photos na naglalabasan kay Daniel Padilla na tila baga sa bawat photos na lumalabas, lagi po siyang nasa inuman, no? Mas kukaunti lang yung mga pagkakataon na siya po ay nagtatrabaho, pero mas ini-engage niya yung sarili niya sa pag-iinom ng alak. Pero this time, eto na nga, no? Bukod po sa 20,134,730 na mga followers ni Miss Catherine Bernardo sa Instagram Instagram account niya, no, na verified, ay pinasalamatan niya ang napakaraming taong nag-follow sa kanyang Instagram. Pati siya nagtaka, no? Pero isa sa pinaka-biggest news and pinaka-napakagandang balita na meron pong isang news na nakarating kay Miss Catherine. Pero as of now, hindi pa rin po ito kinokonfirma ng kanyang manager na si Miss, kanyang mami na si Miss Min Bernardo. Sinasabi na si Catherine Bernardo ay lilipad papuntang Spain. Very remarkable ang place ng Spain. Alam po natin yan. Everybody knows about that. Dahil po sa cheating serye no, na naganap. Dahil sinasabi nga na ang Spain ang isa sa pinakalugar kung saan nagtagpo ang dalawang pusong nagwawala. No, ang dalawang puso na talaga namang yun po yung place na kung saan ginawa yung ano, cheating history. Kaya naman medyo ano, medyo relevant at medyo ano to, medyo sensitive yung place na yan para kay Miss Catherine. Pero lilipad siya ng Spain hindi para po kung ano pa mang bagay, kundi lilipad siya doon dahil sa napakagandang news na kanyang natanggap mula po sa kanyang management. Dahil meron pong mga kumakalat na balita na si Miss Catherine Bernardo di umano ay magkakaroon po ng kanya pong serye kasama ito pong international or South Korean actor and idol Lee Junho. Yan. So, si Mr. Ito pong isa sa mga news about him. Ano? South Korean actor and idol Lee Junho melted the heart of his Filipino supporters with sweet and sincere fan service during his first fan meeting in the country held recently at the Mall of Asia or MOA Arena. So, nag-meet na po sila ni Miss Catherine Bernardo, no, nung AAA, parang ganun. He owed the audience in a various portion of the program, especially when he performed a Filipino cover of Magnus Haven Imahe, not just once, but twice, halfway through the show. Ako po, hindi po ako Korean, ano, Korean parang fan, pero sa pagkaka-search ko po kay Mr. Lee Junho, sobrang napakagaling na aktor. Napakarami niya pong ginawa since 2015. Lahat po ng mga ginawa niyang movies and teleseries po sa Korea, sa South Korea, talaga namang ano, no? Talagang binusog niya yung kanyang mga fan. It really tried hard and actually did better in a rehearsal, but hope I sincerely transferred, conveyed the message of the song to you as well. Junho told the attendees through the English translator, well, if the fan felt it as they loudly cheered for him after his convincing act.
Mabuhay ako si Lee Jin Ho, maligayang pagdating sa aking pinakaunang fan meet tour. I'm so happy to be in Manila after such a long time. So today, right at this moment, I will make it happy, a memory for you. Sobrang namiss ko kayong lahat. Greeted the singer-actor in Filipino after singing Nobody Else as his opening number. So, the first segment of the show was Jin Ho, The Moment, also the title of the fan meet presented by Live Nation Philippines, where Ho Sam-o inquire about life updates and experience from his previous Manila trip. So dito po talagang sobrang dami palang pinakilig nitong taong ito, no? And this time, si Miss Catherine Bernardo ang napukaw yung kanyang paningin kay Miss Catherine. At balak po ng management na magkaroon po sila ng serye sa Spain. Yun po yung kumakalat na rumor, ano? Kasi wala pang confirmation coming from Catherine, eh. Lilipad daw di umano si Catherine ng Spain para dito po sa serye na ito. Wow, international, ano? Nagbukas na po ang pinto para kay Catherine at wala nang umahadlang sa kanya. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and Katniel fans. Sabi po ni RDM's vlog, dapat kasi gawin ng cheater na yan, wag na maglalalapit kay Kat at alam niyang galit na ang mga tao sa kanya, panay pa rin ang hirit niya, matagal nang gamutan ng feelings kasi yan, lalo pa yung third party, mayabang na magpakita, walang kahihiyan sa sarili. Ayan, so ito po yung komento ni Mr. RDM's vlog, ano, totoo po yun kasi parang nilalakasan na lang ng yung loob ni Mr. Daniel Padilla. Lalo na't ngayon na parang pati po yung mga kaibigan ni Catherine ay nagsasalita na rin. Pero puro pa-cryptic lang yung mga sagot nila, ba? Diba? So talagang napatunayan na talagang may cheating talaga na naganap. Hindi na nila pwedeng maitanggi pa. And of course, another comments coming from one of our user. Karapatan mong sumigaw, tao tayo, nasasaktan at may karapatang magalit. Di pwede yung babalik-balikan ka lang ng taong nanakit sa'yo. Ano ka, stroke? True, diba? Karapatan naman po ni Catherine, no? Sabi nga po ng isang commentator na may rights siya para po sabihin or magkaroon ng parang temporary restraining order. Kasi kung makikita po ninyo kasi mga videos, talagang si Daniel po talaga yung lapit ng lapit kay Catherine, ba? Diba? Sabi naman po ni Monette Purple Crafter, maaaring magkasabay kasi saglit lang na ibuburol si Mr. Ronaldo. Wala na din silang halos time na pumunta pa. Ayun. So, maaaring magkasabay silang dalawa kasi nga parang isang buong ano sila doon, eh, isang grupo sila na nagpunta sa lugar na yun. At syempre, para makiramay nga dito po kay Mr. Ronaldo or Lolo Sir. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!